tayo uli para dun sa mga kanina pa hanap ng solusyon sa kanilang biglaang pagbara ng kanilang mga tenga o yung tinatawag natin sudden clogged ears, na kung saan eh nagpanik kayo at nagtry kayong maghanap ng solusyon, eh minsan yung mga advice dun sa ating mga iba't ibang mga channel na makikita nyo dito sa YouTube, eh tinuturo nila eh maglagay kayo ng suka, maglagay kayo ng bawang, maglagay kayo ng kung ano-ano sa inyong tenga, na kung saan eh later on nagawa nyo na yung kanilang sinasuggest, pero dahil nga hindi sila yung base lang sa kanilang mga experience yung kanilang ginagawa, later on marirealize nyo eh napahamak na pala kayo. Okay, para masolve natin yun, okay, I would like to thank the algorithm, dahil malamang eh dinirect na tayo ni Google sa inyo para solve ng inyong problema. Okay, so with this particular live video, tutulungan natin kayong ma-unclog ang inyong tenga. Paano natin gagawin yun? Okay, syempre, bago ang lahat, explain muna natin kung anong nangyayari sa inyong mga tenga during a sudden clog sensation. Okay, so yung ilong natin, meron siyang tubo na nakonekta sa ating tenga. Oh, sorry, yung tenga natin is nakonekta siya sa isang tubo o sa dalawang, sa magkabilang tubo, papunta sa ating ilong at papunta sa ating lalamunan. Okay, itong tubo na to ay tinatawag nating Eustachian's tube. Okay, yung Eustachian tube ay siyang nagre-regulate ng ating pressure sa loob ng katawan at sa labas ng environment. Okay, ang isa pang function ng ating Eustachian tube ay siya rin ang nagre-regulate ng ventilation or ng hangin papunta sa ating middle ear space. So, kadalasan, pag nakaka-experience tayo ng sudden clog sensation sa ating tenga, ito ay dahil sa yung Eustachian tube mo ay hindi nagpa-function ng normal. Okay? So, yun yung cause. Okay? Now, ano ba ang pwedeng maging factor kung bakit nagkakaroon ng galitong dysfunction ng Eustachian tube? So, kadalasan, meron tayong maraming factors na pwedeng maka-apekto sa inyong Eustachian tube. Subalit, meron akong tinala na 5 sa ating experience dito sa YouTube na kadalasan ito yung mga common na nangyayari o yung mga bago mangyari yung sudden clog sensation sa tenga. Ano-ano ito, ang mga ito? Una, let's say for example, madalas kayong may sipon. Tinatambay nyo pa sa ilong yung uhog nyo, hindi nyo siya sinisinga o nahihiya kayong ilabas. Okay. Subsequently, ang nangyayari is yung ating ears ay naaapektuhan na nito. Okay. Pwedeng dahil hindi makagalaw masyado yung inyong eardrum, pwede rin na nagkakaroon na ng fluid buildup sa likod ng eardrum, kaya nafe-feel nyo na meron kayong sudden clog sensation sa inyong mga tenga. Second is, similar with sipon, is pag madalas kayo may allergy. Let's say, for example, sa umaga, meron kayong allergic rhinitis or nakatira kayo sa Middle East na kung saan ay maalikabok, or sa bahay nyo, hindi kayo naglilinis, di ba? Ng mga appliances nyo, or let's say, for example, yung electric pan nyo, eh, madumi. O pwede rin na dahil sa mga bagong usbong na bulaklak. Okay? Or malalamig at maiinit na lugar. Yun. Yung mga tipong nagkakakos ng allergy, pwede rin siya makaapekto sa inyong ears. Bakit kanyo? Kasi yung Eustachian tube nyo, tuwing an allergy attack, pwedeng namamaga siya. Okay? Namamaga ang inyong mga tubo. Okay? Pwede rin na yung pagdating do sa ating mga blood components, yung mga antibodies natin, medyo sensitive din siya doon at kadalasan ang inaatake yung tenga natin. Okay? So yung pangalawa. Pangatlo is pag nagkaroon kayo ng viral attack, okay, na virus yung tenga nyo, na kung saan yung function ng nerves nyo ay na
nababawasan yung function niya o naaalis niya, nanu-neutralize niya yung function ng mga nerves. Okay? Kadalasan, let's say for example, nagkaroon kayo ng virus attack sa inyong tenga, bukod sa Eustachian tube, pupwede rin niya maapektuhan yung inyong inner ear, your nerve, na nagko-control din sa ating balance. Okay? So, yun yung mga implication nun. Okay? Ang pang-apat at pang-lima, it's more of yung function ng Eustachian tube mo. Hindi siya nakakompensate dun sa changes sa environment. Let's say, for example, nasa lupa kayo, di ba? Lupa. Biglang nag-change ng altitude, tumaas. Okay? Sa pamagitan ng sumakay kayo siguro ng mabilis na elevator or nasa eroplano kayo, yung katawan nyo, pag hindi siya nakapag-adapt, minsan mapifeel nyo yung eardrum nyo, parang puputok, di ba? Yung pressure sa loob ng katawan nyo, palabas. Okay, ganun din, pag kunyari, nag-dive kayo, masyadong mabilis yung entry nyo papunta sa tubig, okay, minsan yung ears nyo naman, parang papaloob. Yung pressure sa labas, gustong pumasok sa loob. So, yun yung mga implication ng sudden changes sa environment na kung saan minsan yung Eustachian tube nyo, eh, hindi nakaka-compensate kagad. Okay? So, as a disclaimer, sinabi na natin yung cause tsaka yung mga factors kung ba't kayo nagkakaroon ng sudden clogged ears. E-emphasize ko lang ulit. Ang topic natin for today is sudden clogged ears. Okay? Sudden clogged ears, hindi siya yung nagluga yung tenga nyo. Sudden clogged ears. Yung parang pakiramdam nyo, bigla siyang nagbara. Okay? So, yun yung main topic natin. Okay? So, pag nagkaroon kayo ng sudden clogged ears, syempre, kaya nga kayo nandito, tulad na ng napangako sa inyo, solve natin yan. And bago natin solvein, I hope you subscribe to this channel. And syempre, share nyo na rin yung video doon sa mga kilala nyo nakaka-experience sa sudden clogged ear sensation. And I believe na yung Google ay tinutulungan tayong ma-reach yung ating tamang audience, which is doon sa mga taong nakaka-experience na ng problema sa kanilang ears. Okay? So, paano natin gagawin yung exercises? Okay? Or yung mga process kung paano natin i-unclog yung ating tenga. First of all, since ang pinaka-common ng cause ng ating clog sensation sa tenga ay sipon, or pag meron tayong allergy, two things ang dapat yung gawin. Siyempre, inuman nyo na kagad ng over-the-counter medication yung inyong ilong, o yung inyong sipon at ang inyong allergy. Okay? Habang hinihintay niyo yung activation ng gamot, okay? Yung pangalawang procedure is you need to put warm compress sa likod ng inyong tenga. Okay? Para yung mga muscle o yung mga mucuses ay lumambot at mas madalas nyo siyang mailabas, maisinga o kung gusto niyo lunukin, nasa inyo na yon. Pero yun yung purpose ng warm compress. At syempre, yung warm compress din, kung meron kayo na experience na pain, para maibsan yung pain na nararamdaman nyo kung meron mang tubig na namumuo sa inyong likod ng inyong eardrum. Okay? So, yung step number 3 is breathing exercises. Okay? Yung breathing exercise number 3, okay, meron siyang dalawa. Okay? So, ano ba tawag doon? Subcategory 1 or A is yung tinatawag nating Valsalva Maneuver. Okay, yung Valsalva Maneuver, let's say for example, siguro mas maganda yung Valsalva Maneuver pag meron kayong negative pressure, meaning yung eardrum nyo ay pumaloob. Okay, kailan ba pumapaloob? Tulad nga ng binabanggit ko, pag sudden change pababa or kadalasang may sipon, yun yung ating solution dyan. Is paano natin ginagawa yon? First of all, mag-i-inhale muna kayo. Okay? Inhale. Inhale. Okay? Pagka-exhale nyo, gagawin nyo is tatakpan nyo kagad ang inyong ilong at sasarado yung bibig at mag-exhale kayo. Parang ganun. Ganun yung magiging itsura ng mukha nyo. Parang magpa-puff. Okay? Siyempre, hindi nyo makikita yung actual na nangyayari na nagpa-pop out yung ating eardrum. Pero ang main point is dapat yun yung end product at mararamdaman nyo yung eardrum nyo para pumalabas na ganyan. Okay? Ibig sabihin, successful kayo ngayon doon sa ginawa nyo exercises. Word of advice, okay? Gawin nyo lang ng dahan-dahan.
Dahil minsan, hindi natin alam, may fluid buildup na pala kayo. Kung pupwersa inyo ng malakas na malakas yung gagawin nyo, may chances na mapunit nyo ang inyong eardrum prematurely. Okay? Base sa mga comment natin noong nakaraan, nakalimutan ko kunin yung name niya. Sabi niya, na-notice niya na mas effective siya pag slightly nakabukas yung bibig, or yung ilong, sorry. Para kahit pa paano eh, which makes sense, dahil kasi nga, partial lang yung pagdaloy ng hangin papunta sa eardrum, medyo mas safer siya kung partially nakabukas ang inyong nostril habang ginagawa yung Valsalva maneuver. And then, procedure number 3, subset B or subset 2, is yung tinatawag nating Toyn B method. So, yung Toyn B, spell as T-O-Y-N-B-E-E, yung opposite siya ng Valsalva maneuver. So, ginagawa natin, instead na pa-exhale, pa-inhale naman. So, paano natin gagawin yun? Close nyo yung ilong, tsaka bibig. Siyempre, i-inhale bulak, exhale bulak sa bibig. Then, inhale. Gamit yung inyong nostril. So, mararamdaman nyo lahat ng mga ano dyan, magsasara. Tapos yung eardrum nyo, end product is papaloob ngayon. Parang magpe-pressure, negative pressure siya paloob. At syempre, kung may mga natrap na mucus sa inyong Eustachian tube, ibababa lang siya sa lalamunan at madadigest nyo na lang siya. Don't worry, sa inyo naman yon. So, safe naman kayo dun, di ba? Kasi sa inyo naman siya. Kumbaga, mucus na ginawa ng katawan nyo yun. Okay. So, kung hirap kayo sa pag-inhale, alternative sa Toyn B is instead na mag-i-inhale kayo, sasarado nyo yung ilong nyo, pipinch yung ganyan, at kukuha kayo na tubig at iinom. Para ganito. Okay? So, papaloob ang inyong eardrum, mararamdaman nyo dahil nga may negative pressure papunta sa inyong digestive tract. Okay? So, again, probably this is our longest live video for today. And again, this is Sir Eros saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yon? By hitting that subscribe button and notification bell. And if you haven't subscribed yet to our Facebook page, please do so. Meron tayong Facebook page. Meron tayong, ano pa bang page meron tayo? Pero sa kumpanya, meron din tayo, Here Life. Yeah, pangalan ng kumpanya natin. It's a Singapore-based company na marami siyang offices in Asia Pacific. And soon, hopefully soon, magkaroon tayo sa Pilipinas. Malay nyo, makasalamuha ako kayo doon at makita ko yung inyong case. Pero kung meron kayong mga concerns about your ears, not only your sudden hearing problem, pwede kayong mag-comment sa baba, pwede nyo akong i-DM. Okay? Our services are for free. Dahil nga, parang wise, paano ba? Wise advice ang binibigay natin sa ating mga subscribers. And hopefully, kung makatulong man ako, you could just share the video, share the advocacy, the awareness about our hearing health. And that's all for today's show. Until then, see you tomorrow. Bye!